ng local church natin, itinanggalan yung bilang ng tao at yung tao na nakapalong ang bilang nila. So, alamin mo, lungkulin niyo, bilang iglesia, sa local church board, magkaroon po tayo ng pinatawag na membership audit. Kumbaga sa Roman Catholic theology, buhayin ko ang susi ni San Pedro. Kasi yung papasok sa langit, baka po wala sila sa Islam. Amen? Amen. Hindi naman yun ang theology na. At ang buong populasyon ng CMC sa laban ko sa Area 7. Amen? Bakit? Isang notable event o isang pangyayari sa ating CLC at Area 7 po ang pinaka-best. Wow! Ano yung mga yun? Ang ating pong tithes and offering for this year sa pagkatapos mo ng 2022 nung mabigay mo ng mula na katikin ng Diyaman ang L7 o ang Quezon City area po ang nag-contribute by the grace of God ang pinakamataas na financial support sa ating kawain sa buong organization. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon materially and spiritually. Amen. Amen. Kayo po ang sikat. Amen. Pabulin mo kayo ng Panginoon, invest po kayo ng kakaibang-kakaibang. Sapagkat, bumita mo sa audit ng ating corporation, Quezon City is the best. Amen. In grace to the Lord for that. Tapat po kayo ng mga alagad ng Panginoon na sumusuporta sa kawain ng gospel ministry all throughout the conference and all throughout the world. Yan po ay noted. QC. Kaya pag sinabing QC, the best. Pag sinabi ko the best, sagot kayo QC. Pag sinabi ko QC, the best. Kaya kukain mo ko yan? Yes. Ako na ang mundo ko na. Alright. The best. QC. QC. The best. Amen. Amen. Thank you so much sa pag-district pastor na naka-assign sa QC. The best in faith. Eh, di ba makita yung approved sign ng mga church members natin sa mga QC district pastors? Parang pampira. Anong ganyan si ko? Alright, thank you. Thank you po. Yung po na mga director natin na nag-lipot kayo para rin po, thank you so much po. Approved sign naman po ay Pastor Wiggy. So, Wiggy, punya po. Napakalaki ng approved sign mo. Baka po naman daw sa daw niya, nakapapasan. Kay Pastor Rico Reyes! Wow, ang dami. 100%. Kay Pastor Richard Mendoza! Kung-kung-kung kaya tayo eh, kaya ang dami. Kay Pastor Bob Pinangan! At syempre, sa ating kisikasoko, Papindin si Tiago. Pero mas sexy siya kay Jessica. Thank you so much. Ako gusto ko lagi bibinigro. Kanina po, panahalian na ninahapon. Ngayon naman po, pag-uwi ang ninahapon. Baka po, nagmamadali na kayo po. Huwag ko na po kayo magmadali ng uwi. Tapos ko na po dito. Kasi, video lang po ako nakita sa personal. Amen. Nanonood po kayo ng aking parasa yung muling season ng Pension po ni Lord. Ah, thank you so much. Saan po ba po buwan mo? Sa TV o sa personal? Personal! The best na lang kayo. Woo! Nagsasabi kayo ganito po. Okay po, seryoso po tayo. This is now a commitment.
the church core and discipleship ang commitment. Ito po yung ating reflection by Bible verse. And then po yung by Peter's screen. At walang tao pagkapanilas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang baka. O itinalagay niya ito sa ilalim ng isang higaan. Kundi inilalagay ito sa talagang malagyan upang makita ng nagsisipasa ang ilalim. Sapagkat walang bagay na natatak na di mahahaya o walang lihim na di makikilala at mapapasa ang liwanag. Inaganin mo kung paano ang inyong pakingin sapagkat sino man mayroon ay bibigyan. At ang sino man wala, pati nang inaakala niya na nasa kanya ay aalisin. At palay ng Panginoon ang mga kalaban. Admission ang sindi. Ang salitang sindi pala ay na-invento, i-define 17th century na ibig sabihin mag-aapoy or mag-minas or mag-sulog. Kahit sa isang maliit na ignition, we can set on fire. Ibig sabihin, sindi. Pinag-inamit ng Panginoon, walang ilaw na hindi sinindihan. Alam niyo po ang pagsindi ng apoy, tayo mga Pilipino, mapapalag po natin mga bata, mga anak natin, they enjoy the, you know, making fire, automatic ignition, phosphor, lighter. Pero bago po nagsukuli ang mga moderno kapapapoy, nasukuli niyo na po bang gumawa na ng apoy na gamit yung primitive para? Sino po naka-success na? Nag-camping. Mahirap po mag-gawa ng apoy sa primitive na momento. Si Pastor Rayo, noong bigyan ko ng survival camp ang mga pastor, yung mga nagpapastor, binigyan ko sila ng isang test. Pwede lang sila magluto ng pagkain nila kung makakapag-produce sila ng sarili nilang apoy. Ano ba yun? Kung ilang oras, halos malahating araw. Hindi po nila ma- hindi nila ma-create yung mata ng hindi naman. Hindi ka mo ba makikita dapat at makikita lang. At least, kasi may ikaw butas ng karanan na pag so that you can build a fire. But of course, may enjoy namin yung magluluto, lahat na gagamitin pang apoy, you can enjoy that kind of experience kapag nakagreat tayo ng fire. This is a metaphoric argument na kapatid. Sa discipleship. Ngayon, para makapag-bit ng apoy, mabilis na. Igniter, lighter, phosphor. Para discipleship na. Walang apoy. Kaya tayo yung gagawa ng mag-produce tayo ng lighter. Mabilis. Mag-produce tayo ng igniter. Para mabilis. Automatic gas rays. Ano problema? Kaya kayo yung mga bala. Sila marunong mag-uwi. Una-una, yung apoy lang eh. Walang tapos sa kanila. Walang bali sa kanila para maka-create ng apoy. Yung mga magulang dito na kailan ko sa araw, pag ikaw ang inanda sa magluto, iiyak na. Kasi bago makapagpanilis ng apoy, lalo na yung mga nasa bahay, di ba? Pag
unang checkpoint ko yung